welcome back to my YouTube channel. Pasensya na sa boses ko, hindi pa din ako okay. But I have to dress up and at least mag-ayos kasi ilang days na din ako nakahilada dito sa kama. And until now, hindi pa din okay si Liam. But anyways, tapusin lang natin tong video na to kasi nakakahiya na din. May mga deadline din ako na kailangan tapusin. The product that I'll be sharing with you today is none other than from Everblena. As you can see, the sound check, it's a Kris Life Kit Matte Liquid Lipstick. So, ayan, pinadala nila ako last week pa to. And it comes in 5 shades. Sayang hindi ko na na-share sa inyo yung pagkakapak kasi kung paano siya naka-ribbon. Ang ganda, it's really well packaged. It also comes with a card. Tapos pag binuksan nyo siya, dyan yung makikita yung pictures ng limang shades ng matte liquid lipstick. And of course, yung disclaimer niya. I'm gonna read it to you. Kris Matte Liquid Lipstick offer good color payoff in one swipe. Which is true. Kasi hindi naman to first impression. Nagamit ko na din siya even before. Actually, the moment na natanggap ko siya, talagang swinipe ko na agad sa lips ko yung mga shades. Kasi sobrang na-excite talaga ako. So, the one that I'm wearing right now is yung shade na Love. And ang ganda rin pagka-pink. Eh, hindi siya yung pink na awkward tingnan sa mga morena. Also part of the swatches is yung reference if you do have morena skin tone. Lahat ng colors talagang wearable. Meron lang isang shade na masasabi kong hindi siya ganun ka gandang tignan if you have morena skin tone. I find it too pale na para kami sakit. Ganun yung dating niya sa akin. But let's start off muna with the package. Ayan, so I got 5 shades. Yung Love, Life, Love, Loyal, and Lucky. So ito siya. And then there are 2 shades. Love and Life. Meron na yan dun sa Matic lipstick nila. So ginawan lang nila ng liquid version. And then later on, papakita ko din sa inyo yung comparison kung meron bang difference or wala. Since I'm wearing the shade Love, papakita ko lang sa inyo, sobrang bilis yung kanyang packaging. So, this is how the packaging looks like. Very similar doon sa liquid lipstick nila. Yung merong Juno, Skinny Deep. But I haven't tried one of those. I think naswatch ko lang siya before nung naglabas sila. So, I really don't know how does it differ with this one. So, when you open it, it comes with a doe foot applicator na talaga namang soft. And I would say regular size lang naman siya. Hindi siya malaki, hindi maliit. So, tamang-tama lang yung size ng applicator. And it's a pinakaharap, pinakalayo siya na Kris Matte Liquid Lipstick. And sa upper part ng cup, nandiyan yung shade name, which is Love. Sa ilalim, you will see the shade name as well, yung net content, manufacturing date, and yung batch number niya. And yung bawat liquid lipstick, it comes with 3.2 ml of product. And it has 24 months validity. Nakalagay Kris Matte Liquid Lipstick. Tapos may mga heart dyan. And parehong-pareho lang naman sila ng labeling. On the other side, you will see in description ng product, yung claims niya. Here you will see yung ingredients, manufacturer date, batch number, stock number, 24 months validity. And of course, it says paraben-free, cruelty-free. Sa upper portion ng kanyang cover, may kita niyo yung shade name as well as sa lower portion. Sa gilid, you have the manufacturer date and yung batch number. For those of you who are asking or curious, bakit walang expiration date? Wherein, nandun naman naka-indicate yung manufacturing date. Now, the expiration date kasi, it will run once na in-open yun na yung product. So, let's say it has 24 months validity. So, tatakbo yan pag in-open yun yung product today. For example, you open it February of 2018. So, that's February 2020, mag-expire yung product. Ganun siya, kaya hindi specific na nakalagay yung expiration. To show you guys that at one swipe talaga pigmented yung product, eto yung Love. Ayan. Actually, yung one swipe nyo, enough na siya for the entire lips. And it feels really creamy, hindi siya sticky. Especially yung Love, ang ganda rin pagka-pink niya, no? Very Kris Aquino. Now, before ko sabihin sa inyo yung overall thoughts ko about the product, let me show you first yung kanyang swatches. Thank you.
ng color, maganda, madali silang i-apply. Wala kang makikita na pag swinipe ko sa lips ko, talagang may iba na kinukulang. Kung anina sa applicator, yun lang din talaga yung kinonsume ko for every swatches na ginawa ko sa bawat shades. Now, just to show you how does it differ dun sa dalawang shade na unang lumabas, we have Life and Love, which is a matte liquid lipstick. And we have the Life and Love naman na matte Matic lipstick. Okay, here guys, we have Life and we have Love. So, these are the matte liquid lipstick. And I'm gonna show you yung comparison niya with the matte Matic lipstick. I-swipe ko na lang siya dito para ganyan din yung size ng swatches kasi masyadong manipis pag isang layering lang yung ginawa ko. So you can see, these are the matte Matic lipstick and then these are the matte liquid lipstick. Mas gusto ko yung Life na matte Matic lipstick kasi mas mauve siyang tignan compared to this one. This one looks really pale on me, especially that I have Mariana skin tone. Hindi siya ganun kagandang tignan. Mas dark to ng onte. So mas bagay sa akin yung Life na matte Matic na version. Meanwhile, for the Love naman, na matte Matic lipstick, mas light siya ng onte compared dun sa matte liquid lipstick. So, mas prefer ko naman sa Love yung liquid form. So, yun yung difference nila. Now, in terms of application, I'm really happy kasi hindi ako nahihirapan i-apply yung product. Maganda siyang i-apply sa lips. It feels really creamy and soft, even the applicator. Siya yung liquid lipstick na masasabi mo talagang pumasa sa panlasa ni Kris Aquino. Kasi if you remember, ginawan ko na review yung Lip Define Matte Matic lipstick nila. And it has the same texture, the same formula, the same feeling ng Matte Matic lipstick ni Kris Aquino. So, eto, hindi ko sure kung same din siya doon sa previews na nilabas nila, which is the liquid lipstick that has the same packaging. I'll update you in the description box. Magpapabilay ko later sa hypermarket malapit dito sa amin. Now, in terms naman, yung feeling niya sa lips, it feels really lightweight. As in, para kang walang suot. Sobrang na-enjoy akong suotin siya sa lips ko. And hindi siya madaling matanggal. Hindi tayo nakapag-wear test. Hindi ko siya na-vlog. Pero I'm telling you right now na long-lasting naman siya, in fairness. Kasi it takes 2 meals for you bago mo totally makita na nag-fade yung product. Hindi ka pa magre-retouch at first na kumain ka ng meal kahit na medyo mamantika yung kinain mo, still okay pa din siyang tingnan sa lips. Especially this one, yung Love, and yung Love talaga meron siyang staining effects. Just to show you, eto, kulay na nakita niya sa lips ko. Kumain ako niya ng kanin. And right now, nagkakapit din ako. Tapos meron akong sky flakes. So, as you can see, meron siyang fading dun sa inner part, which is normal naman yun sa lahat ng lipstick. But then again, dun sa outer part ng lips mo, may kita mo na okay pa din yung pigmentation niya. Numipis, pero still hindi siya pangit tignan, diba? Ganyan talaga lahat ng effect ng shades niya. Very consistent when it comes sa pigmentation. Pare-pareho sila ng timpla. And hindi siya nagbabakbak sa lips, hindi din siya drying. Kahit matte siya, hindi siya yung matte na nag-dry sa lips mo. Kasi very liquid lipstick na talaga yung drying sa lips and mararamdaman mo na talaga na babatak yung lips mo. But this one, hindi. Maganda yung pagkakatimpla ng formula and I really like it. At yung mga matte liquid lipstick na pwede mong suotin, if takot kang gumamit ng mga matte liquid lipsticks, ipuff mo siya, hindi talaga nag-fade yung pigmentation. And hindi siya streaky. The only shade na hindi ko na-appreciate dito is yung Life. Kasi I find it too pale, para ako may sakit pag suot ko yung Life. And dahil nga masyado siyang light, if you do have discoloration sa lips mo, or kung meron kang dry patches, na-emphasize niya. But the rest of the shades talagang maganda. Wala na ako boses. Maganda yung mga shades nila. Yung price niya para sa akin, it's affordable and reasonable at the same time. Reasonable in such a way na majority nung na-experience ko sa kanya is talagang positive. Very light lang yung scent niya. And hindi siya yung scent na talagang masakit sa ilong. The fact that it's also locally available, not just sa mga SM stalls, Watsons, mayroon din siya online Shopee, Lazada, Beauty Manila. So, napaka-accessible niya sa lahat. Nung umattend ako sa launch ni Kris Aquino, talaga madami pa silang products na ilalabas. Especially yung powder, abangan niya yan. Sobrang excited ako kasi isa daw yung sa pinaka-favorite niya. Ayun na, umaatake na naman. Don't worry, hindi ko na makimahawaan kasi
Maritime Screen. And so, thanks so much for watching. Don't forget to check them out on Instagram. I'm sure lahat kayo nakafollow na sa kanila. Don't forget to like this video, comment, and share as well para do sa reference to iba, especially the small swatches. And of course, subscribe to my channel if you haven't. I'll see you again on the next one. Thanks so much for watching. Pasensya na po. Bye!